magtatago sa akin ng sikreto, kaya ikaw ang tatanungin ko ngayon, Bridget. Nagkaroon ba ng ibang babae si Jonas? Hindi ko kakayanin pati si Jonas mawala sa akin, Ma. Hindi mawala sa'yo, asawa mo. Kailangan mong pumili sa kanilang dalawa, si Ellery o si Bridget. Ipagpatuloy mo ang naputol ng pagsasama natin. Jonas. Anong ginagawa mo dito? Asawa mo na ako at kailangan kita. Either you give me what I want, o gigisingin ko si Ellery para malaman niya. Ano pang ginagawa mo? Akala ko ba pipigil mo pa ako ng isang linggo bago ko aminin sa kanyang lahat? Walang kinalaman to sa gusto kong mangyari ngayon. After nung honeymoon natin, hindi mo na ako sinipingan ulit. Hindi lang naman kayo mga lalaki may pangangailangan. Oh, sige, sige. Pangako. Bukas. Pero hindi dito. Sa labas. Jonas, gusto ko ngayon. Ano ba, Bridget? Baka naman kailangan ko tinatanggihan dahil hihiwalayan mo na ako, ha? Saan mo naman nakuha yan? Narinig kong pag-uusap niyo ni Ninang kanina. Ngayon, sasama ka ba sa akin? O sisigaw ako dito? Jonas. Sama ako. Di naman ikaw ang tatong mami ko eh. Si Mami Bridget ang asawa
on your finger? Ibig sabihin ba niyan, kasal ka na? Sa'yo ba ito, Jonas? Oo, Ellery. Jonas, sabi ni Tina, wedding pictures daw yan. Surprise mo ba yan para sa akin? Oo. Para sa'yo talaga ito. Can I see it? Hindi muna. Pag nakita mo to, hindi na siya magiging surprise. Buksan mo nang tuluyan ang mga mata mo. And then you'll know the truth. Pero ito lang ang natatanging paraan na naisip ko para hindi siya masaktan. Kung mali ang ginagawa ko, humihingi ako ng tawad sa inyo. Nakikiusap ako. Bigyan niyo ng katahimikan ang pamilya ko. Arisa, sorry ha. Hindi na kita nasama sa pagdarasal. Lisa, may nangyari ba? Hindi ko alam kung ano ang tawag sa nararamdaman ko. Nakukonsensya. Pero tinatanong ko na ang sarili ko kung tama yung ginawa nating paglihim sa anak natin. Isa. Mulat sa pulpa, alam mong tutol ako sa desisyon mong yan. Pero dahil sa pilit kong inintindi ang nararamdaman mo, pinayagan kitang ipagpatuloy yan. Pero hindi yan magtatagal. Alam naman natin yan eh. Natatakot ako, Delphine. Ayokong dumating ang araw na malaman ni Ellery ang lahat. Okay. Pero hindi natin mapipigilan niya na. Alam mo ang dapat ipagdasal natin ngayon? Na matanggap ni Ellery ang buong katotohanan. Hindi. Hindi may paraan pa, Delphine. Kailangan makumbinsin ko si Jonas na ipaanal ang kasal nila ni Bridget. Pag nangyari ang ganun, maibabalik kay Ellery ang lahat, Maris, ang lahat ng buhay. Maris, ayan ka na naman. Paano kung hindi pumayag si Jonas? Paano kung unang malaman ni Ellery
bago pa sila magpaanal ni Bridget. Ellery, hindi kita niluloko. Tawag mo ako! Ellery, magpapaliwanag ako! Pagkatapos ko kayo makita, ha? Magkatabi kayo sa kama, sasabihin mo hindi niyo ako niloko? Sinungaling ka! Hindi ako tanga! Kitang-kita ko kayo! Ellery, makinig ka muna kay Jonas. Makinig? Ano pang pakikinggan ko? Ang mga kasinungaling ang sasabihin niya? I treated you as my own sister, Bridget. Tapos aagawin mo lang pala ang asawa ko. Maladi ka! Ayun ka! Maladi ka! Mang-aagaw. And to tell you the truth, wala na akong asawang aagawin sa'yo. Dahil ako na ang asawa ni Jonas ngayon. Oo. Hindi na kayo kasal. Ako na ang legal na asawa ni Jonas ngayon. You heard me right, Ellery. Kaya kung makita mong magkasama kami sa kama, normal lang yun dahil asawa na niya ako. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Ellery, it's about time na malaman mo na yung totoo. 7 taon kang comatose. Who would have thought na magigising ka pa? Kaya pinaanal ni Jonas ang kasal niyo. And the irony of it, noong araw ng kasal namin, tsaka ka naman gumising. But it's too late. Dahil kami nang mag-asawa ngayon. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Sinasabi mo lang yan para pagtakpan ng mga kasalanan ninyo! Sige. Hindi ka naniniwala? Bakit hindi mo tanungin si Jonas? Siya mismo ang magsasabi sa'yo ng totoo. Jonas. Totoo ba to? Saan pa kayo ni Bridget? Bakit tatahimik ka? Saan ba kayo ni Bridget? Okay, Attorney Bautista. I'll see you soon. Thank you. Bakit kausap mo si Attorney? Nagpaset lang ako ng appointment. Ikukonsulta ko lang yung tungkol sa annulment ng kasal ni Jonas at ni Bridget. Annulment? Did you consult them about this? Sinabi ko na kay Jonas, pero hindi pa siya sumasagot. Marisa, kakakasal pa lang nila Bridget at Jonas. Nagpakasal si Bridget kay Jonas dahil comatose yung anak natin. Ngayong gising na siya, kailangan ipa-annul na nila yung kasal nila. Marisa, what you're doing is wrong. May sariling buhay yung mga tao. Let them decide for themselves. At paano si Ellery? Bumalik siya pagkatapos ng 7 taon para wala nang balikan. Sa ganitong paraan lang, ibabalik ang lahat ng nawala sa anak mo. Sige, hindi ka naman. Hagdan. Close your eyes na. Oh, langyak kayo! Oh, langyak!
10 taon pa. Kung talagang mahal mo ako, Jonas, hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Nangako ka sa akin, Jonas. Nangako ka sa akin nung nagpakasal tayo na mamahalin mo ako habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit man o kalusugan. Habang buhay. Pero hindi mo tinupad ang pangako mo. Hindi mo ako inintay. Sorry. Sorry. Hindi ko alam na pag-iisip ko. Henry, kailangan mo ituloy ang buhay ko. May sarili din akong buhay. Makinig ka naman sa akin, Elise. Jonas. Binaliwala mo ko at nagpakasal ka kay Bridget, Jonas. Henry, mahal namin ni Jonas ang isa't isa. Huwag kang magsalita, John. Dahil una akong minahal ni Jonas, pinagsamantalahan mo ang komatos ko para agawin ang asawa ko. Doon ka nagkakamali, Ellery. Una akong naging girlfriend ni Jonas bago pa kayo ikasal. Alam mo, magpasalamat ka nga nagparaya ako sa'yo noon eh. Pero ngayon, nanasakin na siya ulit. Hindi na ako papayag na makuha mo siya ulit. Lumayas ka na sa harap ko! Lumayas ka na! Lumayas ka yung dalawa sa harap ko! Lumayas ka yung dalawa! Sam, Sam! Samantha, anak ka ni Ganit. Sumama ka na sa akin. Tingin niya, Samantha. Samantha! Sam! 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 Hindi mo dapat yung ginagawa sa mami mo. Mami, edit mo pa rin siya. Tatandaan mo yan, ha? Samantha! Bridget! Ibigay mo sa akin ang anak ko, Bridget! Ibigay mo sa akin ang anak ko, Bridget, please! Be a good girl. Mommy? Bakit po ko pinapayaros ni Mommy Ellery? Alam mo kasi, anak, gusto niyo agawin sa akin ng daddy mo. Bitaw mo ako! Bitawan mo ako! Eh, sandali naman. Bitaw mo ako, Jonas! Miss Ellery, mag-usap tayo. Mapapaliwanag ako pa sa akin. Pati anak ko galit sa akin. Ako na nga ang nawalan ng pamilya. Ako pa ang lumalabas na masama. Alam mo, bad siya. Kasi gusto niya sirain yung pamilya natin. Ayaw ko po, Mami. Gusto ko po magkasama tayo. I hate Mommy Ellery. Hindi mo siya mami. Ako lang ang mami mo. Sa akin ka nang galing, hindi kay Eri. Kaya huwag mo siyang tatawagin, Mami, ha? Do you understand? Yes, Mami. I love you, anak. I love you too, Mami. Bitaw mo ako, Jonas! Kapal na mukha mo! Sandali naman. Itaw mo, Jonas. Mag-usap tayo, Ellery. Ano pang pag-uusapan natin, Jonas? Kasal na kayo ni Bridget, hindi mo na mababalik sa dati ang lahat. Ellery, intindihin mo naman ako. Paano natin susolusyonan yung problema natin kung hindi mo kakausapin? Ilang beses yun na ako niloko ni Bridget.
Sa tingin mo, makikinig pa ako sa mga sasabihin mo? Akala ko pagising ko may pamilya pa akong babalikan, pero wala na pala. Nag-iisa na lang ako ngayon. Kaya wala na dahilan para tumigil pa ako dito. Taong mo ako! Pero mag-usap naman tayo. Mangumbida naman ang kumpare mo, ura-urada. Kaya mo na, paminsan-minsan lang yun eh. Tsaka mabuti na yun, nakakapag-relax ka. Tigilan mo na nga yung kaiisip ng problema, ha? Hello? Bridget, bakit? Bakit daw? Si Ellery. Alam niya na ang lahat. Ellery, sandali naman eh. Pabayaan mo na ako, Jonas. Hindi mo na ako asawa, kaya wala ka ng obligasyon sa akin. Kahit mamatay pa ako ngayon, walang kwenta na lang sa'yo yun. Tawa ko! Ellery! Mami! Ellery! Mami! Iyo niya na ako, Mami! Ilayo niya na ako sa driver na to! Nagpakasal na si Jonas at si Bridget, Mami. Nilihim nila sa atin, pinagkaisahan nila tayo, pinaasa nila ako, Daddy! Kung hindi ko pa sila nahuli, hindi ko malalaman ang totoo. Hello, Tita Laila. May bad news ako sa iyo, Bridget. Anong bad news? Yung magaling mong ninang kumonsulta sa abogado para mapaanal yung kasal ninyo ni Jonas. Talaga? Gagawin niya yon? Narinig ko ang kausap niya ang ninong mo. Aba, yung balak. Ipaanal ang kasal mo bago malaman ni Ellery ang lahat. Hindi na mangyayari yun, Tita. Alam man ni Ellery ang totoo. Ha? Paano nangyari yun? You won't believe it. Pero nahuli niya kami sa kwarto ko. Gaga ka talagang bata ka? Kaya hindi na mangyayari ang gusto ni Ninang. Dahil hindi na ako papayag na maghiwalay pa kami ni Jonas. This time, hindi na ako magpaparaya. Lalaban ako. Ellery, anak. Halika, umuwi na tayo. Hindi man lang ba kayo magagalit sa kanya? Hindi niyo man lang ba siya susumbatan? Mami, nung nakomatos ako, nagpakasal si Jonas at si Bridget. Nilihim nila sa atin ang totoo. Hindi totoo yan, Ellery. Alam ni Ninang ang tungkol sa amin ni Jonas. Hindi po ba, Ninang? Aminin niyo po kay Ellery na kayo ang may gustong ilihim sa kanyang lahat ng to. Ikaw, Bridget, dapat ikaw ang nag-ingat. Kababae mong tao, wala kang delikadesa. Kausapin mo si Jonas. Pumikit ako nang ako ang mahal niya. Pero pagmulat ko, iba na pala ang nagmamayari sa kanya. Kung hindi niyo naman po nilihim lahat to kay Ellery, hindi sana tayo nagkakaganito. Kaya kayo po ang dapat mahiya. Hindi kami ng asawa ko. Wala kang galang! Ingrata! Sana hindi na lang ako nagising, Sonia. Kesa makitang naago na ng iba si Jonas sa akin.